Hello po. Kumusta po kayo? Ito po ako uli. Si Ma'am Oli. Olympia Manuel. Eh, nung pong minsan na nanghuli ako ng mga suso, eh, isinama ko po sa aking alaga. May alaga po kasi akong palaka. Ayan. Eh, ayoko naman po silang patayin kasi naaawa ako. Kaya ang ginawa ko, sinubukan kong alagaan. Oh, ayan po sila, magkakasama. Yung palaka at saka yung mga suso. Yung po bang ipinakita ko sa inyo suso noon? Ito po sila sa isang kulungan. Magkakasama po sila. Ayan po yung mga suso, umaakyat. Umaakyat sa kanilang kulungan. Ay, bakit nagganir eh? Ayan po sila. Nagsisiakyat. Gusto po nilang umakyat sa mga dingding. Ayan. Mga suso. Yung Japanese snail na galing sa mga Hapon. Nung bago pa raw ito nagkagyera, dinala ito ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Eh, bilang pagkain nila habang nandito. Kaya lang, nung sila magsialis, eto, naiwan pa yung iba. Hindi pa naubos. Marami pang natira. Eto naman po yung aming alagang palaka. Kasama din nila. Eh, mabait po kasi kami sa hayop eh. Ayaw namin ng sila mapapatay o masasaktan. Kaya, sinubukan naming alagaan. Binibigyan po namin sila ng mga dahon at saka insekto. Pagka ano, nanghuhuli yung mga apo ko ng mga tutubi, yung mga gagamba. Kung minsan, nanghuhuli din sila ng mga, ano po ba, yung kansosohong, yung lumalabas sa lupa, saka yung ulalo. Ayun, na kinakain pala nila kahit yung lamok. Kinakain ng mga palaka. At saka yung suso, matakaw pala ng dahon. Ayan o, gustong-gusto nila na umaakit sa mga dahon, sa mga puno. Kaya kami, natutuwa kami pagka pinanonood namin eh. Natutuwa kami sa mga kilos nila. Para ba sila yung magkakaibigan? Hindi sila magkakaaway. Kasi yung mga suso, kahit masaling ng palaka, okay lang. Hindi rin sila natitigatig. Oh, sila nakalabas din yung kanilang mga sungay. Ayan, no? Gandang tingnan. Ganyan pala sila kung umakyat. Nauuna yung mga sungay, yung bahay, ayun, nakabitin. Ito po ang mga suso na iniwanan sa atin ng mga Hapon. Hindi naman po kami kasi marunong kumain ng mga suso na ito. Kaya naaawa naman ako. Ang ginawa ko, yung mga hinuli kong suso, inilagay ko na lang kasama ng aming alagang palaka.
Yung aming palaka, pagka nagugutom, ay lundag na lundag. Siguro, naghahanap ng mga insekto. Kaya, pati nga aming pusa pag nakikitang pinakakain ko yung, pinakakain ko yung mga suso at saka yung palaka, ay tinitingnan din. Gusto rin makikain. Ay aming pusa, ayan o. Gusto rin niyang makisalo sa mga palaka at saka yung suso. Siguro, gusto rin niyang makilala, ayan. Yung nakita niyo po ba si Muning? Ayan, si Muning. Oh, nakikain din siya pagka nakita niya pinakakain ko yung mga palaka at saka yung suso. Tumatabi rin siya. Tinitingnan din niya, pinanonood din niya yung mga suso. Ayan, nakapanood din siya. Nakapanood din. Yun namang aming mga suso na yan. Marunong pala silang umakyat sa mga puno. Nagtatago sila sa ilalim ng mga damo. Ayan, nilagyan ko ng mga damo, ng mga dahon, para meron silang taguan. Kasi malamig yung mga dahon. At saka, gusto nila nakakaakyat. Ang ginagawa ko, para hindi sila naiinitan, winiwiligan ko ng tubig. Parang ulan. Unti-unti. Siguro gusto nila talaga yung ulan. Gusto nila yung tubig. Pagka niniwiligan ko at saka ako binabasa, umaakit sa mga para ba sila naglalaro. Ayan, naglalaro sila, ayan, Naghahabulan pa nga, Ayun, Naghahabulan sila, ayan, Magkakakabit, ayun. Tinan yung sungay, Ang ganda. Ang galing, ayan. Meron pa sa, nakaukyabit. Nakaukyabit sa mga sanga. Ayan, meron pang nagtatago sa damo, yung palaka. Ayan. Para din silang mga magkakaibigan, hindi sila nag-aaway. Kasi kung yan natatakot sa palaka yung suso, hindi gagapang dahil malikot yung palaka. Ang napansin namin, nakakatuwa nga kasi tuloy din ang kanilang ginagawa. Kung sila ay naglalakad o gumagapang, sige lang. Gapang sila ng gapang. Kaya nga, nakakatuwang panoorin. Ayan, sila. Habang nagpapahinga ako, pinanonood ko kung ano yung ginagawa nila. At tinitingnan ko kung kaya namin silang buhayin ng matagal. Kasi, di ba yung alaga natin ng mga hayop, tumatagal pagka mainam yung napansin ko yung palaka, kumakain din pala ng dahon. Nakain din niya yung dahon. Ayan, kumakain din siya ng dahon. Nakain din niya yung mga dahon para siguro, parang tao. Kaya mabubuhay siya. Yun ding mga suso, kumakain din ng mga dahon. Kasi kung sila hindi kumakain ng dahon at hindi kumakain ng insekto, mamamatay na sila. Dahil matagal na meron na silang
kulang-kulang na mga 2 linggo, ganun. O, hindi pa sila namamatay. Tinitingnan ko nga kung hanggang kailan sila tatagal eh. Dahil nga pagka biniwiligan ko ng tubig, masigla, laro ng laro. Nilalabas yung mga sungay, umaakyat sa mga ano, ayan o, umaakyat o. Nag-aakyatan sila o. O, ayan o, hinahanap nila yung puno. Nga daw, nilagyan ko ng sanga o. Nakaukyabit dun sa sanga. Ayan o. 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 Ay maganda nga pagmasdan. Pagka akin, nalilibang nga ako sa kapapanood eh. O, pagka umaga, tinitingnan ko kung ano ginagawa nila. Pagka umaga pala, sila natutulog. Nakaipailalim sa mga damo. Ang sungay nila nakatago. O pagka ano na, maliwanag na, yung sungay nila ay nilalabas na. Para din tao. Yung ta, 'di ba yung tao pagkagising eh lalakad na. Yung kanyang mga ginagawa eh tuloy-tuloy. Para din sila, sila din yung ginagawa nila tuloy-tuloy. Hindi rin sila kasi kung ano eh matatakot kasi 'di ba pagka nasasaling natin yung suso eh tumitiklop na yung kanilang mga paa at sila eh ano na nabubuwal na nahuhulog na eh sila hindi kahit hawakan ko hahawakan ko yung ano ito yung kamay ko o yung daliri ko ayan hahawakan ko ala hindi sila natitigatig ayan hinahawakan ko yung mga ano nila Ito yung kamay ko, ito oh. Oh, hinahawakan ko yung kanilang ano oh. Hindi sila natitigatig oh. Oh, kahit tipuin mo sila. Pagkasanay na. Ayun oh, hinahawakan ko oh. Oh, hinahawakan ko yung kanilang mga ano. Ayan yung kamay ko oh. Oh, hinahawakan ko sila. Hindi sila umaalis. Para bang sanay na. Sanay na sila. Hindi na tumitiklop yung kanilang mga sungay. Mga paa. Hindi na tumitiklop kahit hawakan mo. Eh, nahawakan ko nga yung mga ano eh. Pati nga yung palaka eh. Nihipo ko eh. Ala, hindi sila natatakot. Kumbaga, nasanay na sila na sila eh, may bahay ng ganire. May nakalagay na mga dahon. May nakalagay na mga damo. May nakalagay na mga sanga. O, ayan. At pagka minsan-minsan, winiwiligan ko ng tubig. Inalagyan ko ng tubig yung ano. Inilalagyan ko ng tubig. Binibiligan ko. Kasi gusto nila yung nababasa. Ayan o. Oh, ayan. Gusto nila, nababasa sila. Parang umuulan. Ayan o, parang umuulan. Oh. Kaya sila, ayan, prente. Prente. Ayan o. Nangakaakyat. Oh, makita mo, mamayang gabi, bababa na sila uli. Magtatago na sa ilalim ng damo. Oh, eh ngayon eh, anong oras na ba? Anong oras na? Meron na bang 3:00? Ay, 2:00 pa lang pala. Ala, mag-3:00 pa lang. Pero sila, namamahinga yung iba. Ayan o. Oh. Ang nakakatawa, marunong manghuli ng lamok, yung palaka. Ayan o, oh, yung lamok. Pupunta dyan sa loob. Huhulihin ng palaka yun. Oh. Marunong palang manghuli ng palaka, ay ng lamok yung palaka, at saka langaw. Hinuhuli niya. Pagka na ano niya, ayan, kakain na siya, ayan o. Oh. Ang gandang manghuli ng ano yan eh,
ng lamok, lumulundag. At saka mabilis, yung kanyang, kumukuha yung kanyang leeg. Ayan, nag-aabang na noon. Leeg niya, yung gagalaw-galaw. Inaabangan na yung inaabangan na yung langaw, kaya lamok. Kaya yung palampalaka, kailangan hindi pinapatay. Mainam pala sa lamok. Eh kasi dito sa amin, maraming lamok, lalo na sa damuhan. Ay, napakadaming lamok. Kaya lang, malilinis yung lamok sa amin kasi wala naman kaming alagang mga baboy, wala kaming alagang mga hayop na yung ano. May mga manok kami pero hindi naman pigs ang kinakain. Mga palay at saka mga yung mga kanin na isinasabog namin, yun lang. Sila, nabubuhay sa sarili nila. Hindi sila inaalagaan. Yung mga manok namin. Pero alaga nga namin sila kasi ginagawa namin ng itlugan, yung pugad, at saka ginagawa namin ng mga hapunan. Pagka umuulan, humahapon sila doon. Eh kaya lang, ayaw nilang humapon sa mga loob ng pulungan. Ang gusto nilang hapunan doon sa puno, doon sa mga sanga ng puno. Aakyat pa, lilipad pa doon, at saka doon sila magsisihapon. Ngayon, yung aming alaga ngayon, si Moning, pinapanood din yung mga palaka, yung suso. Natutuwa din siguro, kasiguro meron din siyang kasama din sa aming bahay. Ayan. Nakakatuwa sila, ayan, nangag-akit sa mga, may sangang, meron ako inilagay ng mga sanga-sanga. Nakakakit sila, kakit sila sa mga sanga, naglalambitin, ayan. Ang kinakain nila, dahon. Pagka, bababa na yan, pupunta na sa mga damo, katulad ni ring isa, namamahinga, namamahinga. Kasi ang niya, siguro mas masarap magpahinga kaysa umakyat. Ayun pa yung isaw, nilalabas na yung kanyang sungay. Ayan. Nakakatuwang panoorin. Pati palaka, yung palaka, nag-aabang ng pagkain. Bakit ka ako andin Hindi ka ako makalabas. Basta nabubusog siya sa pagkain. Tinitingnan nga namin kung hanggang kailan siya tataga. Abutin siya ng taon, di mainam. Kuwan pa lang naman Nakakaisang linggong mahigit. Magdadalawang linggo pa lang na sila ganyan. Hindi pa naman sila nagre-reklamo. Kasi kahit hipuin mo sila, kahit na sila hawakan mo, hindi sila natitinag. Ganyan pa rin. Ayan. Nalilibang ako sa kapapanood. Hindi na ako kailangan pumunta pa sa, sa Maynila, sa yung may aquarium. Di nilang inaabot na ako ng oras ng panonood. Hindi ko na kailangan lumabas ng bahay. sige po, sa susunod po, iba naman ang ipakikita ko sa inyo. Naipakita ko na sa inyo yung aming mga alagang palaka, may susupat. Yung suso, titingnan namin, kaabuti ng hanggang kailan. Hindi naman namin sila mailuto at naaawa ako. Hindi sila namin mapatay. Kakaawa naman.
Kaya ayan, titingnan namin kung mabubuhay sila ng matagal sa mga ibinigay naming mga dahon, damo, insekto. O hanggang dito na lang po muna. O, i-subscribe niyo ako para marami akong ipakikita sa inyo.